Isang bangkay ng babae ang natagpuang nakasilid sa sako at itinago pa sa bodega sa Muntinlupa. Ang itinuturong suspek, masugid umanong manliligaw ng biktima. Ang may rita balita at inibuan na kini. Mabait na kaibigan at mapagmahal na anak na tagapagtaguyod ng kanyang pamilya sa probinsya. Ganito isinalarawan ng kanyang kaibigan ng 22 anyos na si Shiva Adare May Prementil na nagtatrabaho bilang assistant supervisor sa isang supermarket. Kwento ng kaibigan ni Shiva na si Gina di niya tunay na pangalan. Nagkasama silang nangungupahan sa isang bahay sa barangay Kupang, Muntinlupa City. Umaga kahapon ang malaman nilang nawawala si Shiva. Nang maglinis daw ng bahay si Gina, may mga nakita siyang bakas ng dugo sa unan at kutsyon na ginagamit ni Shiva. Pagdikit po na ganito, parang nabasa ako, sabi ko. Pagtingin ko po, maraming dugo na siya dito. Nandun po yung damit ko na may dugo, di ko po tinapon. Tumakbo na po ako sa mga kapitbahay ko. Pinakita ko po na madaming dugo yung higaan ni Sheba. Ang helper na si Alexander Morpus na may access din sa bahay, tila naging kakaiba ang kilos. Bigla ron itong nilabhan ng mga kumot at sapin sa higaan ni Shiva. Nagulat po ako, kinuha po yung sinasabi ko po sa inyong lalaki, yung suspect po. Kinuha po niya, hinos po niya agad yung mga dugo. Hindi ko naman po siya inutusan na linisin niya. Tila balisa para si Morpus at nakitaan pa ng mga kalmot. Sabi niya, ba't magpapapulis ka na agad eh? Wala pa namang 24 oras. Sabi niya na nawawala. Baka nandyan lang yun, baka bumalik yun. Tabo so saan bahagi po ng katawan yung mga scratch niya? Dito sa leeg lang po. Dito, tapos dito. Di ko alam kung dito or dito, basta malapit sa lips niya. Tapos may scratch pa siyang isa. Ganun po. Eh, alam ko po, mahaba pong kuko ni Sheba eh. Kinausap daw si Gina ng ama ni Morpus. Sinabihan raw siya nito na subukang magpunta sa bodegang tinutuluyan ng anak. Yung mismo ng ama niya, mismong nagbigay sa akin ng ano na try natin tignan sa mga ano nyo. Baka dyan lang yan. Parang baka kilala niya anak niya. Ganun. Nang pasukin nila ang ikalawang palapag ng bodega, natagpuan ang isang sako kung saan nakasilid ang bangkay ni Shiva. Dahil dito, agad itinuring ng mga otoridad na suspect si Morpus. Initial investigation natin, parang ano to eh, may obsistong lalaki doon sa ating victim. Kasi sa witness natin, umaga masukin na manliligaw ito ating ano, itong suspect dito sa victim. Kaso lang, hindi naman na binibigyan ng atensyon itong suspect o anong itong victim ni may boyfriend. Sabi po kasi ni Sander, pag dinatanong po namin, may gusto ka ba sa kanya? Sasabihin lang niya, eh, meron ako eh, paghanga lang. Base sa initial na investigasyon ng mga pulis, may hiwa sa tiyan at sugat sa ulo si Shiva. Tanggal din ang isa sa mga daliri nito. Lalo pang tumibay ang suspecha nila kay Morpus dahil sa CCTV na ito, makikita ang isang taong may hila-hilang tila isang sako madaling araw ng Sabado. Sa CCTV pa lang, siya talaga yun. Kaya kong sabihin na siya yun. Tinutugis na si Morpus na nawala rin sa mismong araw na natagpuan ng bangkay ng biktima. Maharap siya sa reklamong murder. Von Aquino, GMA News.